okay, that's normal. And then some random people. Oh. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! Today's video guys, i-share ko lang sa inyo guys kung saan ako nag-apply dito sa Hong Kong papuntang Canada. Okay? I-share ko sa inyo guys kung anong agency ko para kung kayo po ay nagpaplano na mag-apply po papuntang Canada, ay ito pong agency ko. Legit po ang agency ko na to. Patunayan po, marami na po nakaalis dito sa agency na to. Pero alam nyo guys, na bago po ako nakarating sa agency ko, marami po akong pinuntahan, marami akong inquiry. Actually guys, ang unang choice ko ay papasukan ko po yung home support worker under new pathway po papuntang Canada. Okay, so dahil hindi po nag-materialize yung plan po ako ng papuntang Quebec naman. So yung Quebec guys, nung yung pinuntahan kong agency ay sabi sa akin ay meron silang ready employer, elderly nga. Then sabi niya sa akin, bibigyan niya ako ng employer, hindi na ako dadaan ng interview. So talagang ibibigay niya agad yung employer, tapos magpipirma lang kami ng agreement, ay magbabayad na po ako agad ako. So ang singin niya po sa akin ay $55,000. So yun po ang magiging processing fee ko papuntang Canada kung ako po ay matutuloy po papuntang Quebec. Yung ano na yung guys ay ang tagal kasi sabi niya sa akin ay i-email po ako. Kaya i-email niya ako kapag ready na po yung employer ko. Kasi nga sabi niya meron na siyang ready employer kung agree ako at bibigyan niya po agad ako. Tapos magbayad agad ako ng 55,000 Hong Kong. So naghintay ako pero ang tagal. So habang naghintay ako guys ay nag-research. Nag-join ako sa group and then binabasa ko yung mga comment kung yung mga nasa Canada na ay kung saan po sila nag-apply dito sa Hong Kong. Nagbasa-basa muna ako, nag-research kung marami na ba itong agency na napaalis. So, yung mga nag-comment po doon ay doon din po galing sa agency. Okay? So, ang bali guys, ang agency ko po dito sa Hong Kong ay Metro Pinoy. Okay? Ang Metro Pinoy po ay located po sa North Point. So, North Point po siya. Ano ko na lang po guys yung exact address. Ano ko na lang sa screen yung address ng Metro Pinoy dito sa Hong Kong. Okay? Happy naman ako guys at bless ako na ito po yung agency ko na to na pinuntahan ay malaki po ang naitulong sa akin. Okay? Pero guys, alam nyo ba na bago po ako nag-decide na dito na po ako mag-apply sa MP ay nag-pray po muna ako kay Lord na sabi ko gabayan niya ako kung ito na po ang agency ko na makatulong po sa akin na matupad po ang pangarap ko ng parating po ng Canada. And then, alam nyo ba guys, nung nag-apply na po ako dito sa agency ko, nag-start ako magpa-interview noong June 12. Okay, first interview ko noong June 12. Ang actually, yung mga nag-interview nga ay puro mga para sa mga bata. So, ang hinahanap ko talaga guys ay para sa elderly na magagalaga ko ng elderly kasi yun ang experience ko. And then, nung second interview ko guys noong June 19, ay doon na po ako na-hire. Okay? Na-hire na po agad ako ng June 19. And then, matapos po na-hire po ay naghintay lang po ako agad na naghintay po ako ng process and then nag-firma na po ako ng agreement namin ng agent, ng consultant. Okay? And then, tuloy-tuloy na po yung process. So, ang ano nga po guys ay nag-vacation muna ako sa Pilipinas noong October para kung ako yung makaalis agad ay hindi na po ako uwi ng Pilipinas kasi alam naman natin kapag uwi tayo ng Pilipinas ay doon tayo magagaling kapag ng Canada ay marami pong documents ang kailanganin natin. Kailangan natin na dumaan ng polo, kailangan natin na provide ng UBC, magpipilos pa tayo. So marami pong kakailanganin. So matatagalan pa tayo, mag-stay pa tayo ng mga 3 to 4 months para lang ma-proseso itong mga documents natin. So hindi pa ako nag-isip na doon ako magagaling. So talagang nag-vacation lang po talaga ako sa Pilipinas para po makita ko muna yung anak ko, yung pamilya ko para in case na na po ako sa Canada ay hindi na po ako uwi. So guys, sa mga gusto pong mag-apply po sa MP, nilalagay ko po sa screen yung address para po pwede po kayong mag-inquire. Alam nyo guys, ang mga ano ko sa inyo ay hindi po kayo mahirapan sa employer kasi every Sunday po ay meron po kayong interview hanggat hindi po kayo na-hire. So pwede po kayong magpa-interview, wala pong bayad. Walang bayad hanggat hindi po kayo nakakuha ng employer o hindi pa po kayo na-hire. So hindi po mahirap. Magsasawa talaga kayo kaka-interview kasi marami po talaga silang employer.
lawyer na nag-interview ng mga aplikante. Kasi pinagpipilian nila eh. Minsan nga, sobrang dami, sobrang busy po sa office. Minsan lahat na nasulok ay meron pong nag-interview. So, yun po ang kagandahan po sa MP. Kasi marami pong employer, hindi po kayo mahirapan na makakuha ng amo. Okay, so hindi naman po agad-agad kayo sisingilin ng processing fee kung wala po kayong amo. Kapag may amo na po kayo, ay saka po kayo magbabayad. Okay, syempre, kung kayo po ay decidido na mag-apply po sa kanila, ay syempre mag-down po muna kayo ng konti para po mag-proceed yung application nyo at makakuha kayo ng employer. And kapag nakakuha na kayong employer, saka na po kayo magbabayad. Okay, so hindi po ganun kadirap ang pagbabayad, guys. So, quality times po yung payment. So, depende po kung status nyo, kung kaya nyo pong i-cash, pwede nyo naman pong i-cash, kung pwede nyo pong i-installment in 2 times. Kasi, una, magda-down kayo, and then, second and third, ayun po yung amount na dapat nyo bayaran. So, dun sa third payment, ay dapat po nabayaran nyo na lahat at hindi na po dapat may kulang. Ayan, guys, na-share ko sa inyo yung agency ko. Alam nyo, guys, na itong agency ko ay marami po nagbabash. Okay, marami nagbabash. Pero alam nyo ba, guys, na marami na po nakakaalis dito sa agency namin na to. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Huwag nyo isipin na scam. Hindi po totoong scam. Okay, marami pong aplikante at marami pong na-hired at marami na pong nakaalis dito sa MP. So, hindi huwag kayo agad-agad basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Okay? Para po, sigurado kayo, i-research nyo, mag-ano kayo, para po ma-idea din po kayo. Based po sa experience ko ay marami na po silang napaalis. Okay, marami na rin po akong kilala na mga nakaalis na. So, depende po sa mga sitwasyon natin. Okay, hindi rin po natin alam yung sitwasyon na iba, yung nag-back out. So, yun lang guys. Na-share ko lang po sa inyo kung ano po yung agency ko dito sa Hong Kong para po may idea kayo kung saan po kayo pwede mag-apply. Okay? Ito po ay guide nyo lang po para kung kayo ay nagbabalak na mag-apply po dito sa Hong Kong ay meron po kayong mga option. Okay? Marami din po mga agency dito. Pero ako ay proud po ako dito sa agency ko kasi nga po sila po yung way na ako ay makakarating na po ng Canada. Thankful po ako sa nila at grateful po na sila po ang naging agency ko. So, yun lang guys. So, guys, if you find my video helpful, please pag-subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para po ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Kung may mga friends po kayo na gusto makarating ng Canada at makarating po ng Hong Kong, pakishare po yung mga video ko para po ma-idea sila kung ano po yung mga dapat nilang gawin. So, yun lang guys. Good luck! And thank you for watching. Bye! God bless us all!